May problema tayo mga ka-farmer, may tumira ng itlog. May kumakain ng itlog. Ayan oh, ang dami. Rabo mga ka-farmer, kailangan ng baboy. Sabi nga ng insik, ganyan magpaligo ng baboy. Kailangan ayan, mga batok, mga part ng batok. Grabe oh, bilis oh. Hoy! Bira kayo. Takaw! Isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, andito na naman tayo sa ating litsunan at umuusok na naman. Pero Lunes, ano ngayon? Tuesday, dalawa lang po ang ating order. At yung may mga order ng Sabado, Linggo, ayan po, naandyan na yung baboy, dumating na. At counting kembot na lang, makukumpleto na natin kung lalagpas ng 30. Pero kung hindi lalagpas ng 30, kumpleto na po yan. Ano na lang, sizes na lang po ang inyong ihintayin. Pero hindi tayo lalayo dahil ang timbang po dyan walang bumababa ng 25 kilos to 35. So dyan na lang po tayo maglalaro. Ayun, kahapon nagkainan po kami ano, dito sa ano, marami naghanap kinamang boy at ng salbi. Sakto po lunch time, nagpahinga na sila. Tinatawag ko ka nung ano, sabi ko akyat kayo doon. Siyempre medyo may konting sabihin na natin inferiority complex silang dalawa. No? Medyo nahihiya pa mga kakar. Lalo na sa bisita. Talagang hindi nyo sila makikitaan na talagang medyo aloof ng konti. Sinasanay ko din naman kasi naandyan na mga customers natin, mga bisita natin. So medyo kailangan nilang mano ng kaunti. No? Pero yun nga po, medyo lalo na kung doon sa Kubo. Di pa namin, nakasama na namin sila isang beses. Pero yun nga, kami-kami lang. May kasama lalo na po, medyo may hiyain. No? So hindi ko na po pinilit at tsaka magpapahinga na daw sila kasi nga maaga din po ang katay. Kasi nga ngayon, kunyari, ito alas 3 nila kinatayan. Can you imagine? Although gising na rin naman sila pero yun nga, alas 3. Ano na po sila mga ka-farmer ito? Yung kanilang sleeping time ay naandun na po sa sabihin na natin na old age na, no? So ayan, wag naman magtatampo yung mga oldies dyan. Alam naman po ninyo, no? Yung sleeping time, yung paggising, medyo naandun na po sa old age. Ibig sabihin, maaga na pong nagigising, maagang nakakatulog. So yung sleeping ay medyo hindi nakagaya ng mga millennials o sabihin na natin na mga bata-bata pa na alas 11, tulog, gising alas 6, hindi po sila. Minsan alas 2 daw gising na yung mga yan. So nagkakatay na sila ng madaling araw. Pero syempre, ayan kagaya niya si Mang Boy. Tulog po ngayon mga ka-farmer. Ganun po, ganun po yung schedule nila, no. O ayan, natulog na. So, ayun, kaya pagkadating ng minsan makikita mo asan tulog, anong oras. Sinahayaan ko lang kasi wala naman trabaho eh. Pero pag oras ng lechon, talagang responsibility, hindi po nila pinababayaan. Yun naman ang ano ko sa kanila. Tapos, ayan, sina Rambo, si Junjun, hindi pa rin naman po makakapasok pa dahil sabi nga ni Papa Yam, anong balita sa'yo? Siyempre, kinakamusta din ni Papa Yam. Sabi niya, kasi gala pa ako ng gala. Ang bira, hindi ka pumapasok, akala namin nagpapahinga. Gumagala pa daw. Siguro baka may hindi marin makatis. Alam niyo naman yun, pagkaya, pipilitin. Kasi yung sarap ng bahay, na simento na naman yung hams eh. O ayun po, medyo sabi niya papahinga muna. Pero gagawin daw ni na aba to, ni na Puroyo, ay ni na Rambo at Nikki na andyan. Gagawin nila yung tatapusin po nila yung project dyan. So unti-unti. Ano naman eh, natapos na rin naman po yung dito sa baba. Yung ano na lang, ay yung sa harapan, yung dito na lang po, aanuhin nila, gagawin nila. At least, no? Tapos tayo naman ay kukuha ng uling mga ka-farmer at singit natin yung feeds, ano? Makakukuha rin tayo ng feeds. Kasi, grabe yung baboy yung mga ka-farmer. Lakas kumain. Ayoko namang pabayaan sa pagkain at tipirin. Baka mamaya mas mangyayat. Ako naman, mas gusto ko bilog yung baboy, ano?
So ayun po ang ating ibibilhin. Baka bumili ako ng mga 10 piraso. Ganun din para sa mga pabo at din manok, no? Ayun po. Tapos yung uling, ayan, meron na tayo nakuha. Kaya lang medyo mahal, 450 po yung maliit na sako, yung feed mix na tinatawag namin. So okay lang, kasama talaga, nagtaasa na naman ano. Ngayon lang kasi bagyo, medyo marami ang nasirang ano, kaya nawala nang nasira yung ikot nung supply ng uling, kaya may biglang taas. Ayan, ha. Kahapon ko pa nabayaran yung 10. Sabi ko yung another 10 na hanguin nila ngayon, babayaran ko na din uli dahil ayoko nang mabibitin. Dire-diretso na ang kuha natin ng ano. 50 daw hanggang 100, kaya-kaya lang. Sabi ko nga, hindi ko mapapanga kung ano kasi medyo mahal. Baka mamaya may dumating biglang mura eh. Nakapangako ka na, kailangan mo kuhan eh. Uyun ko. Si Mang Boy. Relax si Mang Boy. Mang Salde pala. So ayan, sina Mang Salde at Mang Boy pala ay magbayaw. Marami ka pa namang itatanim na papaya doon, Bo. Kumuha na ako eh. 50 piraso 'yon. Pero ano niyo na muna? Singit na lang natin 'yon. Eh, ito sayang ano? Nabasag din ano? Tinanggal ng galata niya. Ha? Tinanggal 'yan. Sayang naman, matigas na eh, di ba? Oh, wala na. Oo. Wala na ang problema, umatras dito yung baboy, no? Wala ko yung ano. Ha? Ayan. Hectic day, mga farmer. Very busy day naman for me. Dahil ano pa, hindi ko lang alam sa baba kung anong activity na andyan na si Tito Nor. Sabi ni Papa yan, pag dumalawang linggo yan dito, sigurado. Lunes wala. Kabisado ang kabisado niya, kapatid niya. Siyempre binata yan. Wala namang, sabi ko nga, walang anak, walang asawang mangungulit na wala na tayong pambiling ganito. Sarili niya lang po pinoproblema niya. Hindi. Ang ingitlog na yata yung dalawang ano. Ingitlog. Ang nating istorben. Kukuha tayo ng feeds nila. Medyo ayaw nila nung ano ha. Ayaw nila nung binili ko ng duck pellet na ano pamahina, gusto nila yung mahal. Ganito amoy yung lechon na yan. Babalikan natin at ayun, kuha mo pala tayo ng uling, mga farmer. Yan o, napaakyat po ako dito ulit dahil si Mike napatawag. Boss, pabilang ulit kasi sabi niya kulang kami ng isang baboy, daming bangaw ngayon. Ano, saan kayo galing? Thirteen talaga to eh. Oh. Hoy, wag kayo gagalaw. Shh. Wala mong gagalaw. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Huh? Oo nga. 18. Oh, sobrang isa. Sobrang isa. Sige, sige. Okay. Oh, wala na yung kaba ni Mike. Sabi ko tol, yari kayo pagka ano ka ako. Yari kayo pagka nahulugan. Kasi nahulugan sila kagabi daw eh. Dami kasing baboy. Hello Mike. 31 nga. Buti na lang. kinabang kayo ano. Oh, sige. Oh, sige. Oh, okay, thank you. Okay. Dito na pala sila. Narinig ko nang umandar yung anong balita kay Junjun? Wala pa? Parang ano ah, parang anong
Halo nyo ah. Dry pack. Dry pack ah. Parang dry back ni ka. Dry pack. Yung wedding na magkano yan, bago ba? Sobrang lamot ko yan, nagbago ba eh. Bagay. Eh, kung saan mas magaan ang trabaho. Hectic schedule ko ah. Bana ulit tayo. O yan, inabahan si Mike. Pula, sabi ko na isang baboy nga naman. Laki ng puhunan. Yun po yung sinasabi ko kanina. Mamatayan ka lang. Naku po. Ilan ang baboy ang kailangan mong ibenta? 5, 4? Para lang mabawi yung isang namatay. Sa kanila, malaki-laki din kasi. Malaki din ang puhunan. So, buti na lang. May mga ganyan. Nagtsatsaga talaga. Kumikita naman sila. Aminado naman sila kita. Pero hindi biro yung sipin nyo madaling araw. Buti na nga lang. Yun nga, hindi naman na po sila pala talaga nag... Dito sa Bulacan, ginagawa nila yung bahay-bahay. Pero doon pala, hindi na. Isang iipunin ng isang tao. Tapos sa parang ano na, pangalawa na sila. Pangalawang kamay na si Mike. Ganun po ang nangyayari. Ano? Tumataas talaga yung... Ano. Ayan, medyo busy po ako, mga farmer. Itinerary natin. Kunin ko pa yung uling. Baka bumili ako ng feeds dahil nakita ko yung malalakas kumain. Grabe, kung ang papakain natin ay 1,850 ang isang bag, kakain ng siguro yon kulang sa dalawang araw, tansya ko, tatlong pakakainin mo talaga ng ano, tatlong bag kayang ubusin po nun sa loob lang ng dalawang araw. So tingnan natin kasi matagal pang ano natin eh. Tapos may humahabol na order daw. Habi ni Bebe, kailangan nyo pong tumawag. Kasi syempre, ayusin na makapag-down. Kasi ayaw ko na po nung walang down na biglaan. Nadala na ako. Kailan ba yung na-stress ako eh. Biglaan. Tapos syempre, inaano ko. Ginaw ko. Tapos nung bandang huli, late nang pipick upin daw, naurong, so okay lang. Lumagpas na naman dun sa late na oras na ibinigay nila. Tapos parating na daw sila, na traffic daw. Tapos biglang nag-text sa akin. Parang ayaw na nga namin kuhanin. Sabi ko wag naman pong ganon. Kasi, di ba? Unang-una po, wala akong kalaban-laban dun dahil hindi ko kilala. Hindi ko number lang ang aking pinangahawakan. So, wala-wala po akong laban. Sabi ko next time hindi ko na gagawin to. Ganun din po, same din. Pag may mga pahabol, tawag po kayo. Ayusin na po natin. Andiyan naman ang GCash o bank transfer para sa down payment. Para po malinis, no? At protection din namin mga ka-farm. So 'yan lang po. Ayun, no? Nandito na po ako mga ka-farmer. Ito na 'yung bayad ko na kahapon tong uling na 'to. Medyo lumiit, kaya medyo tumaas po talaga costing. Ayun, no. Sipin nyo. Ito, 450 na ngayon. Sa ngayon, ha? 450. Sabihin mo na na ang gagamitin na uling, sabihin mo ng 2/3 nito. So, sabihin mo na 300 na lang po. Kada isang baboy ang gagastusin dyan. Ganun po ang ano nyan. Ang nangyayari. Taste-taste muna tayo. Maganda lang, pag sabay-sabay ang luto, edi, ano... Ngayon, kinukontrata ko na po ito dahil pahirapan po ngayon. Ayun, no? May uling pa doon, no? Kinuha na naman yung number ko at ganda na rin maraming source, ano? Hindi yung iisa lang. Bagay, sabahan nyo, meron naman po akong kausap. Hindi ko lang alam kung... kailan darating at kung sa akin ibibigay. Baka mamaya, alam niyo naman, hanggat di natin hawak yung uling ay hindi pwedeng ibilang. Mahirap po umasa sa ano lang.
word ano lang, verbal agreement lang, tapos eh nakuha na boss, patay tayo dyan. So at least ito, may hawak na po tayo. Marami-rami pa naman ang order ng Sabado at Linggo. Nako, sakay ko na lang siguro. Wala yung mga tao eh. Ano daw po, tay? Nagbababa. Ah, nagbababa pa sila? Eh, sabi naman nila, 10 daw araw-araw halos binababa lang. Ano sila nakababa? 8. Ah, 8 na. Oh, babayaran ko na uli yan at parang hindi na ibigay sa iba. Malaki yung ano niya eh. Malaki yung tinagahan mo siguro yan. Oh. Malaki daw, umiisang daan daw eh. Ganito. Tapos hanggang dito ko. May nakaba. Oh. Di ba ba? Ah, malaki nga. Kataos sila. Tsaka kita sila ngayon dahil mahal. Mm. Dati magkano lang yun? Wala man 300 yun. Oh. Ricky ba? Gatsawin? O oh, yun. Pinsan ni Nikki. Ayun na pala si Mangboy naman ngayon. Ang galing ng dalawa talaga. Tulog naman si Mang Hasalde. Hindi ko yan nandiyan kanina. Dalawa na lang kasi yung natitira natin. Gaano ba kalaki ang diferensya? Gaano kalaki ang diferensya sa maliit tsaka sa malaki? Oh, malaki din pala, no? Oh, malaki. Malaki din difference talaga. Nabayaran ko na nga yung nakasalang nila eh. Pahirapan ngayon eh. Si ano kaya yung payat na babae? Nagsabi sa akin yun eh. Dalawang kariton daw yun eh. Baka ibigay pa sa iba eh. Alin ko yan? Yung payat na babae yung nagbebeteng. Yung ano yung ni Pedro? Oo. Manugang ni Kuya Freddy. Kumakasalubong ko nga yung pag ano. Nung last time kasi sabi niya medyo mga 3 linggo pa kuya eh, di bumagyo. Oh. Ano kaya yun? Baka nag-aano pa, nagpuputol pa na oh. Di ba sa, nung ilang araw niya sabi niya nangungusong na. O di ba ito pinatay pa yun? Ito rin kuya may umusong na karoon dito. Kaya Berting? Oh. O baka sa akin din i-alok. Hirap kasi talaga ngayon. Mais pa ba to? Oh, mais pa. May mais pa pala. Your nana and grandpa? Ayan, oh, kakarating lang natin mga ka-farmer. Si Bebe na yung nag-vlog doon sa kuhanan ng feeds. Ayan, 10 ang kinuha natin. Mamaya papakita ko yung quality ng feeds ano. Ano natin 'yan. Tapos ito na 'yung magpi-pick up. Buti na lang inabutan. Ayan. Ang pick up natin ng lechon ngayon, isang deliver, isang pick up. Hello. Greet your mom. Hello nanang Pampa. Gopping eh no. Panganay, panganay, panganay. Sala. Ah, nag-iisa. Nako po. Buti ako nakadalawa. Wala ka nang babatiin. Okay na yan bro. Okay na, thank you, thank you. Ayan na po yung kanilang order. Ayan, si Mang Salde. Mukhang inaantok pa si Mang Salde ha. Hindi, hindi naman. Ginagawa nila, ayan. Yung Sarsa nasa baba. Nasa baba. Uy, ayan mga farmer. Pang yan, tapos na ang ating lechon business. Lechon day. Oh, dami na pala. Oh. All right. Ganda. Ayan, kaya pala ni Rambutan eh. Yun, tinapos na ni Rambo, yari ka. Tinapos na ni Rambo.
ito na lang. Wala. Tapos sa teka, pakita ko yung feeds. Ano kaganda. Marami pa ba? Bagay, may 10 pala ako doon na binili. Ay, ito yung matigas. Hindi. Ah, bago na. Ito. Actually, pinakita na ni Bebe itong... Teka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 po. Ito yung pang manok natin. Ayan o. Ganda, di ba, mga ka-farmer? 1,200 din lang ang kuha ko niyan. Magmahal na rin, ano? Dati 1,000 lang. Wala na tayo magagawa. Pero, makita mo talaga sa kulay. Tsaka sa amoy, parang gatas, mga ka-farmer. So, ayan. Ayan o. High protein. Tapos, ito naman, chick booster. Ito, kinuha ko na pakain talaga sa baboy kasi alam niyo kung bakit. Napakataas ng protina nito, mga ka-farmer. Kaya, sabi nga ni ka-farmer Anthony, mas maganda ang pag-ipakain sa baboy yung pagkain ng manok. Ayan o. Crumble na pangsisiw. Ayan. Bango. Ayan po ang ating feeds ngayon. Napakaganda. Diba dati yung tatak ng mga sako dyan, BFP din ano? BFP yun eh. Dati ko yan. Oh, yung ganyan, 'di ba may tatak na ano? Ah, oh. Ah, dito sa poultry. Oh, poultry, 'di ba? Oh. Nga din ang na ano ko eh. Teka. Dilig tayo na. Cut mo natin. Ay, magiging problema natin bo pag summer. Ngayon, ilang araw pa lang na hindi umuulan. Grabe na, no? Paano kaya tayo makakaisip ng pangdilig na mabilis? Yung malakas, no? Oh? Tignan nyo naman, no? Malakas na hose, no? Medyo malaking ano, no? Kasi ito, kailangan natin ma-maintain to. Ilang araw pa lang yan, ha? Imaginein mo kung buwan nang hindi umuulan, tatlong buwan. Palagay ko magkakaproblema na. Malapit na tayo magkaproblema, mga farmer, pagka... Ano na po? Pagka... Nag-summer. Sana wag naman maranasan yung drought na naranasan ng ibang bansa, no? Maranasan namin dito kasi talagang ano, mahirap po, mahirap. Ah, mas gusto niyo yung medyo dry na konti, no? Alam na yung arko papagawan din yan, mga ka-farmer, kasi maraming nag-comment pa rin, mga ka-farmer, sana yung may arko palagyan mo din. Syempre palalagyan din po yan, kaya nga sinasabi ko sana may matirang bato. Ayan o, sana may matira kasi yan ang ipapalatag ko doon. Mukhang alangan na. Pero ano, akunti na lang yung malalayo, yung ano, malalayo po yung agwat. Kaya naman siguro na. Ganda, ganda ng pizza na nakuha natin. Yun talaga yung
target ko. Yun po talaga yung target ko na feeds, ano? Yung pang manok. Either chicken layer. Kung walang chicken layer, yun nga, yung chick booster or chick starter. Ayan. Starter na crumble. Kasi mataas po ang protein. Gaya nito. Ilan na ang itlog nyo, mga kaibigan ko? Ha? Nagustuhan nyo na ba yung pagkain? Oy! Ang itlog ka. Ah, dito sila kumakain. Ano po kasi to? Ito ay parang local na feeds ba? Duck layer yan na parang ano na? Yung hindi branded. Wow. May problema tayo, mga ka-farmer, may tumira ng itlog. May kumakain ng itlog. Ayan oh. Ang dami. Grabe, ilan na lang ang natira? 7. Ayan, patay tayo. 7. Dapat talaga malimliman na. 7 na lang. Limliman niyo na. Teka, gaganap tayo ng paraan na ano, ito marami na pa naman itlog. May tumira. Ano kaya yun? Hindi naman aso. Baka kapwa nila ano? Manok din o kapwa? Sino kaya? Ano kaya? Kasi ito, ayan mga ka-farmer, no? Oh. Mga malihira ah, sayang. Bale, marami pa naman. No worries. Or ayaw nila ng pagkain. Talaga ito. Di ko lang nabisita ng ilang araw. Sayang naman. Sayang naman yung itlog. Dami pa naman eh. Sabi ko pakainin na lang ni Rambo ng ano bago kong biling feeds. Maarte na yung mga manok natin. Pero ito si Junjun na ang gagawa. Yung ano, upuan dito. Si Junjun na ang titira niyan. Konti na lang. Konting kembot. Na. Yan natin. Bago tayo magtapos, silipin uli natin yung mga baboy. Kasi ito po yung critical na moment pagka may mga bagong dating na baboy. Diyan mo na makikita after ilang oras yung matamlay, kailangan unahin, mahinang kumain. So diyan na natin obserbahan. Pero so far, sinubukan mo na yung bagong pakain, Bo? Sinubukan mo na yung bagong pakain, di pa?
Grabe ngayon, may maraming bangaw ngayon ha. Grabe oh. Ramdam mo yung init ng katawan nila oh. Na-miss ko yung ganitong setup na ano, dati. Lakas kumain yan. Ay mag-alala. Kakain kayo ng maayos. Relax lang. Akala ko marami tayo order ngayong linggo. Yung pala, akin sila ang marami. Paisa-isa lang pala tayo ngayong weekdays. Pero may mga tumatawag pa. Mayroon pang mga nadadagdag. Sana makalagpas tayo 30. Parang last week din lang, marami din naman nadagdag. Kami muna yan. Ako na muna nito. Ngayon ko muna to. Paligo muna kayo. Ayan ang paligo mga farmer. Kailangan ng baboy. Sabi nga ng insik, ganyan magpaligo ng baboy. Kailangan ayan, mga batok, mga part ng batok. Kailangan makasingaw talaga yung init ng katawan. Lalo na ngayon, medyo alam nyo na, mainit na masyado. Biglang init na naman po. Although may bagyo ngayon, may bagyo ah. Pero parang wala lang ano. Pasigura natin ang tatama. Ayan yung mali. Wait lang. Kakain kayong lahat. Ayun na natin. Grabe, hey! Relax lang kayo! Wait lang, lilinisin lang ang kulungan! Naliguan mo na ba tao? Naligo na? Naligo na sila? Ito kasi dito na inuman, wala na po kami drinker sira. Dito na ayos, kaya dito ang tubig. Doon na lang sa lapag yung pagkain. Oo, ubos naman yan. Marami pala tayong pagkain. Bakit kakabili ko lang nga pala na. Ito, 2 days ago. 2 days ago kasi lang tayong kumakain. Ubos na halos lahat ng Sabado. Oh, away. Sige. Oh. Oh, pakainin lang ng pakainin kasi ganun din eh. Ganun din po yan. Lalaki naman nila yan. Buti na lang ang kinaganda kay Mike. Dito ang unang bagsak. Ako ang mamimili. So, talagang nakakapili tayo. Grabe oh, bilis oh. Hoy! Bira kayo. Takaw! Nag-iisa. Ano na din yan? Next in line na. Tapos may darating ulit tayong tatlo galing Sambales. Ganyan. Nakauuna rin naman ako. Baka ilagay na lang po natin doon sa malayo.
para at least hindi ano. Bagay, wala namang mahahawa dahil mukhang malalakas naman lahat. Tapos stop muna, stop muna tayo ng pagkuha dahil okay na. Sina Daniel nga, nahiya ako. Sabi ko tol, talagang wala eh, kala ko maraming order. Siyempre, iniisip ko din po na mga disgrasya, ano. Ay! Sabi, ilang salok. Yung computation yan eh, sa patener, kung ilang kilo, depende sa timbang ng baboy, ilang kilo ang kakainin. Ay, tugod talaga. Grabe. Ha, baka isang sako ibuhos mo. Ito, nakikita nyo yung itsura. Nakahiwala yan. Hindi niya yan kasama. Ito magkakasama. Kaya nasanay silang magbalyahan eh. Ayan, kita nyo naman po, ibang lahi ito. So yan, nasama na lang yan. Kaya medyo aloof siya ng kaunti. Medyo iwas siya. Pagka nabalya, iwas na lang. Ayaw na lumaban. Ito, natin dito. Sanay makipag-agaban. Sabi ko, kain na ng kain. Pakainin lang siya. Anyway, pag nandito naman ako tanghali, bibigay tayo. Para mahabol yung mga order na... Marami dito, di 35. 35. Papaabuti natin yung iba. Gusto ng 40. Kasi ito, medyo may bibigay pa yung katawan nila. Eh. Medyo may bibigay pa po yan. Kaya yan, in 4 days, 5 days, may ibibilog pa yan mga farmer. Kung may bibigay natin. Kasi tingnan mo, aggressive na aggressive pa sila sa kain. Dahanap pa. Sige. Go pa, go. Gay pa. Bigyan pa natin ng tigalawang salok. Ah, isang kalahati. Kaya naman busin. Pero kung... Diba? May lalaki naman nila. Why not? Nakakahabol naman. Yung... Sabihin mo na 27 kilos, maging 30, di okay pa rin. Hingi pa eh. Oh? Oh? Ba? Grabe. Patakaw. Okay pa tayo dito isa. Yung isa, wala, mahirap talaga pag walang kaagaw mga ka-farmer. Isa pa sa ano yan, sa baboy. Nung nawala yung kasama niya, siguro alam niya na na siya na susunod. Nalumbay na. ano, ikaw yung pinakamatakaw. Ngayon, ano? Grabe, sarap magpakain ng baboy talaga. Busin muna natin yung ano. Di naman siguro sila maninibago dahil mabango din naman yung chick, ano, yung pakain na nabili ko na yon. Actually, pang manok yun. Pang manok yun, mga ka-farmer, ha. Ako sasabihin ko sa inyo, pang manok po yun, hindi po yun pang baboy. Yung tinignan natin, ah, mapapanood nyo po sa vlog ni Bebe, yung una kong tinignan na pellet na medyo brown, yun po yung pang baboy. Pero, yung mas lighter na color, pang manok yun. Kaya ano, John! Woo! Ayuda to. So ayan, yung ayuda pala nila kahapon na naibigay ko, magkamali ako ng computation. Sorry naman. Kasi na-compute ko sa 5-6, yung pala, 6-6.
medyo mababa nga lang talaga ang palit sa ano, sa remittance. So ayan, may nagtanong kasi bakit ganun lang. Sabi ko sa remittance yan, sa remittance po yan kinuha. Siyempre kung ano yung palit nila, yun, dun lang talaga yung parang baba pa ata ng piso, parang ganun. Oh, okay lang. Naintindihan naman ni ka-Farmer Stanley. O yan, may ano pala sila, tigwa 1650. So ibig sabihin meron pang tag 250 sina Rambo at Puroy. And then si Rizal at ano, may ano, 1650 din. Ayan mga ka-farmer. Yan, binigay ko na yung ano, sinubukan ko nang ibigay yung pagkain na binili ko kasi ayaw nila nung duck ano, pellet. So sabi sa duck na lang siguro yon. Baka siguro kaya kinain nila yung ano, nagutom sila. Yung manok ang kumain ng itlog, sayang naman. Nanghina nga si Papayam. Sabi ko, Papayam, kinain yung itlog na inaalok ko sa inyo. Sayang, sabi niya. Wala, hinaan dyan yung mga shell, oh. Ayun, oh, tingnan nyo, busog na busog sila. Psst! Uy! Mukhang naglilimlim na itong isa. Bigay ko na kaya. Ilagay na lang kaya natin yung ibang itlog. Malimliman niya. Ah. Sana wag naman ano. Si Jigs, di naman niya, di naman siya na ano nung ano, kahit galawin niya yung itlog, eh, naandun lang yung ano eh. Pipito na lang yan eh. Limliman mo na, no? Ah. Oh, tinira na naman yung isa, oh. Bago. Ano talaga. Pito. May kumakain talaga, mga ka-farmer. So, much better. Ano na natin. Protektahan mo na, no? Iyo, ano na. Protect. Wala na. Sana lang. Hindi kumakain. Yan. Bago na naman, oh. May manok na kumakain. Nakatikim. Busog na, busog. Naglilimlim na nga yun. Okay, nalimliman na. Sana eh, kahit kalahati lang, pisa. Hindi, marami sa mapipisa yan, mga ka-farmer. Pisa pa lang naman yan. So, ayan. Pinakamaganda talaga yung tinatawag nila sa Bicol kasi ano yan eh. Bamboo na nakaganon. Oh, parang ano siya. Kaya lang dito sa ano, wala namang mabibili eh. Bibiyakin yung bamboo, then nakagano na yung bamboo, tapos paikot, taga, ang tawag namin niya sa Bicol. Pang manok, ganun din. So, ayun, naalala ko na naman. Kaya lang, maraming alimun. Grabe. Hanip po yun, nangangagat mga ka-farmer ng bata ko na experience ko. Pero, ayun. Fun, part of the memories naman yan. Yung tipong ninanakawan mo ng itlog ang yung tatay. Kasama sa memory. So ayan mga ka-farmer, ano ba, bukas alas 3 pa pala ang ating lechon. Hopefully matupad na ang aming plano. Ayan, palay palengke. So ayan po, si Mang Boy medyo ano, Mildred, medyo may trangkaso si Mang Boy. Ayan, may bio flu na po siya. So ayan, tapos pahinga lang naman ng konti. Anyway, marami naman po tayong backup dyan. Yun nga yung sinasabi ko, pag may sakit, meron tayong makukuha, no? Nandiyan si Junjun, nandiyan. Bagay may sakit pala si Junjun. Nandiyan naman si Rizal, si Rambo. Dalawa lang naman. So Sabado hopefully okay na siya, no? So ayan po, maraming salamat at magandang buhay.